Ma'am Salit. Salit, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Kayo po'y sinaktan. Okay. Kailan po nangyari ito? September 22 po. Nakapagpa-medical na po kayo? Opo, pero hindi ako nagpa-CT scan kasi wala akong pera po. Sige po, akong bahala. Ano trabaho po ni Eugene? Hindi ko po alam. Pero ano police roll yung dati po. Ano pong problema niya? Po alam ko ano problema niyan eh. Chairman, good afternoon po. Ay, magandang hapon po, Sir Apitol po. Kilala niyo po itong si Eugene Villanueva, Chairman, Sir? Ay, yes po, Sir Api. Ano pong problema niya, Sir? Bakit sinakta niya itong si Ma'am Sally? Actually, Sir Api, pinatawag ko nga po yan yung regarding po doon sa napanood namin video. So, nung kinausap ko po siya, minamarites daw po siya ni nanay. Ano na po yung minamarites sa kanya? Tungkol sa mga buhay-buhay doon po nila sa looban. So, sinabi ko po, Sir Rapitool po na, kung pinuprovokan ni nanay, dapat hindi mo sinaktan si nanay. Kasi, ang laking tao mo, tapos lalabanan mo si nanay. So, dapat hindi mo ginawa yan. Yeah, sabihin na natin totoo yung kanyang aligasyon labang kay Nanay Sally. Sana dinala niya sa barangay. Yun yung pinakatamang venue, di po ba? Opo, Sir Rapi. Pag-usapin silang dalawa at para tanungin ni Chairman kung ano ba talaga ang totoo, ano bang nangyari at paano ba pag-ayos yung dalawa. Di ba hindi yung sasapukin niya sa maraming tao? Di ba? Opo. May record na ho ba ito? Dati pa itong si Mr. Eugene Villanueva ng pananakit sa mga kapitbahay niya dyan? Sir, meron din po yun eh, yung sa babae din po. So ngayon po, tinitignan ko rin po kung nagkaayos sila. So tapos po, nasundan po nito yung kay nanay. Okay, so ibig sabihin, meron na talaga itong history ng pananakit sa mga kapitbahay. So yung ito pong, bago po yung kay nanay, Sir Rapi, meron po yung nakaaway din na babae. Pero hindi ko po alam kung nagkasakitan sila, Sir Rapi. So mahilig siya makipag-away sa mga babae? So yun lang po ang pagkakaalam ko, Sir Rapi, bilang barangay captain, dalawang beses po siya na-encounter na nagka-problema sa mga babae. Doon sa unang babae na nakaaway niya, ano naman po yung problema niya doon, Sir? Yung nga rin din po, regarding din po yung sa mga ismisan, Sir Rapi. Teka muna. Bakit paborito siyang imarites ng mga kapitbahay niya? Bakit talagang meron siyang ginagawa ng sobra-sobra ng hindi maganda kaya siya ay namamarites kung totoo? Yun po ang hindi ko alam. So nung pinatawag ko po si Mr. Eugene para kunin ko po yung panic niya, ayun lang naman din po ang nasabi niya sa akin. Sandi lang po. So yun nga po, pinagsabihan ko rin po, Senator Rapi, na dapat hindi mo ginanon si nanay. Ikaw ang may isip, sana dinala mo sa barangay. Tama. Doon natin pinag-usapan. Nay, matanong ko lang, ano ba mga pinagsasabi mo sa kanya na sa mga kapitbahay na nakarating sa kanya na ikinagalit niya? Hindi siya kwento ko sa mga kaibigan ko. Kasi ano marami, kwento mo sa mga kaibigan? Sabi, kinakamusta nila ako. Sabi niya, kamusta? Saan ka galing? Sabi ko, kasi doon na po kami sa Tanay na lumipat. Mm. Tapos dinala ako ng matanda na kapitbahay namin dati dyan. Sa Balitses, isang buwan ako doon. Tapos nung umuwi ako 21, pagka 22. Yeah, ma'am, paki-shortcut. Ano po yung nasabi nyo sa mga kapitbahay, sa mga kakilala? Hindi, sinabi ko tukol lang. Tukol dito kay Villanueva na ikinagalit niya. Sinabi ko, Sir, sabi ko sa mga kaibigan ko, dito lang ako sa Balitses. Sabi niya ganun. Tapos si Villanueva dumaan. Sabi niya sa akin, dito ko na naman, magmamarites ka na naman. Sabi niya ganun sa akin. Pero meron na ho ba kayo nasabi tungkol sa kanya? Wala pa, Sir. Wala pa, Sir. Nung nagkaano na kami, nung nagkaano sagutan na kami. Pero ma'am, ang gusto ko lang malaman, kung meron kang nasabi kung ano man bagay na yon na nakarating sa kanya na hindi niya nagustuhan. Wala po ako sinabi sa kanya. Basta makita lang kami magkwentuhan ng mga kaibigan ko nang ginala na siya. Napagkukwentuhan niyo ba siya? May gusto kong sabihin, Sir? Hindi po. Parang nasabi niyo po, Nay, inaasar daw po kayo. Sinasabi daw po na marites kayo. Oh. Tama po. Ang sabi niyo daw po, bakit ka ba pumapatol sa babae? Bading ka ba? Opo. Tas saka po niya kayo sinapok. Tumayo siya. Kasi nag-inuman sila, tumayo siya, tapos lumapit saka sa akin. Saka sinuntok si nanay. Tapos sinuntok ko dito. Well, may karapatan si nanay sabihin yun kasi dati may sinakta na siyang babae. Opo. Kaya dapat, hindi nga ang lalaki, hindi dapat mga patol manakit sa ng isang babae. Yun ang sinabi ni nanay, bakit ka nanakit? Ba't ka pumapatol sa babae, ba din ka ba? Yun po yung sinabi niya, Nay. Totoo yan. Tapos saka po niya sinuntok si nanay. Yun lang. Tumayo siya, lumapit sa akin. Hindi marites yun.
si nanay ay nagsasalita lang ng kanyang opinion. Okay. Nagsisiwalat lang ng kanyang opinion. Na para kay nanay, eh, dapat ang lalaki hindi nananakit sa babae. Opo. Iyan yun lang yung point ni nanay doon. Opo, di ba, sir? Nay? Opo, sir. At saka sa, kahit sa mga anak ko, sir, kahit sa mga kapatid ko, hindi na ko nakatikim sa suntok nila sa kanya lang. Kaya gusto ko talaga, sir, pakulong siya. Attorney Garrett? Yes po, sir. Okay. Etong si Eugene Villanueva, may history nito ng pananakit ng mga kababaihan. Yes po. Okay. Ano bang pwede natin ipatong-patong na kaso laban sa lalaking ito? Dito po, sir, no, si, ang kanyang sinaktan, ang kanyang ginawa ng physical injuries ay nakakatanda sa kanya. At ang pagkakaintindi ko, sir... Malaki ko mama ay, to, ha? Malaki mama. Yes po. At parang kaya, six-footer pa ata. Opo. Samantala ito si nanay, kaya, patpatin, siguro si nanay mga 5'2", tapos baka... Wala pa nga 5 si nanay. Wala pa siguro pa, eh. Baka 4'11 si nanay. Tapos 30 lang at timbang ko, sir. She only weighs 30... 30 kilos lang po 30 kayo. 30 kilos lang siya. So, yeah, best of 6 footer at 200 pounds. Kapag ganyan po, Senator, yung kanyang slight physical injuries ay meron tayong tinatawag na aggravating circumstance of use of superior strength po, Sen. So, hahaba po yung kanyang sentensya. Bukod pa po doon, kung ginawa niya po itong pananapak doon po sa isang pampublikong lugar, pwede po natin kasuhan din ng slander by deed o ang pagpapahiya gamit ng physical na kilos. Doon po kasi, Senator, at least dito sa Pilipinas, it is presumed, no, na ginagalang po natin ang mga nakakatanda. Kaya kapag pinahiya nyo sa pamamagitan ng physical na gawain, pwede pong slander by deed yun. So, dalawa po ang kaso natin, isang slight physical injuries aggravated by the use of superior strength and also yung slander by deed. Sa kasamaang palad, sen, hindi tulad ng child abuse, wala po tayong krimen separate for abusing senior citizens. Okay. Butit na sabi mo yan. What if gumawa tayo ng batas na mabigat ang parusa kung sino man yung bata na nananakit sa mga matatanda? Especially kung mga katulad ni nanay, maliit, payat, 6-9 years old, tapos itong ikaw, lalaki kang, ikaw ay nasa 30 lang at malaking katawan mo, superior strength, bigatan natin yung kaso. Yes po, sir. Dapat lang po, no, kapag, in the same way that we have child abuse, dahil hindi po nila kayang protekta ng kanilang sarili, dapat po may separate crime for inflicting injuries doon po sa mga senior citizen. Kahit na po yung pagpapabaya lang sa mga senior citizen, dapat po i-advocate natin na meron rin pong separate crime para po doon. Sige, gawa nga tayo ng ganun batas, Attorney Garrett, to protect, yes, naman yung the seniors. Kasi tama ka, yung meron tayong child abuse kasi mga bata, they cannot protect themselves from, yes, from the adults na inaabuso sila. On the same manner, ito mga senior citizen, they can no longer protect themselves kasi mahihina na sila against doon sa mga bata na kung si, whether kamag-anak nila o hindi, na binubuli sila, sinasaktan sila. Yes po. Parehas lang po kasi ang kanilang status sa buhay na, kumbaga, wala silang equal physical strength kaysa doon sa majority po ng population. So we must protect them also. Oh, kasi marami mga senior pupunta sa atin dito, may mga pasa, at sinaktan tulad ni nanay, kawawa naman, wala naman siyang kasalanan, yes, walang ginawang masama dito kay Eugene Villanueva. Actually, kung tutusin, si Eugene pa ang Marites dito, hindi naman si nanay. Tama, diba? Po, Senator. And dapat po, kapag verbal lang naman ang sinabi po ni nanay, hindi niya dapat inangat sa physical. Especially knowing na 6-footer siya, malaki katawan niya, and si nanay, maliit and magaan lang. Kasi po, yung ginawa ba ni nanay, yung paninita lang sa kanya na, oh, parang kalalaki mong taon, nananakit ka sa babae, bakit ganon? O doon ang nagalit na at nanakit. Yes po, and I think even the barangay will attest na totoo naman yung sinabi ni nanay na siya ay mahilig talaga pumatong. Oh, may history naman talaga na, miss ko si chairman ang sabi, na nanakit na ito previously ng isang babae, kaya yun, ipinuna ni nanay yun. So, nagsasabi lang siya ang totoo, therefore, walang chismis doon. Yes po, sir. Publicly known naman pala sa barangay na ganun siyang tao. Okay, sige. Attorney Garrett, salamat at yung isasampa natin kaso. Nay, sama namin kayo sa pagpa-medical legal tapos sampa natin ng kaso. Itong si Eugene Villanueva. Okay. Ang akin lang pong advice, Nay, habang maari, medyo iwas-iwasin nyo lang pong lumabas at makipagkwentuhan sa mga tropa. Hindi, sir. Kasi kuminsan, mainit sa matay ng mga tambay, lalo itong mga lasenggero na may mga sikretong tinatago. Allergic sila kapag nakita na, baka ako nang pinag-uusapan niya, baka ako nang pulutan. Napapag-discretan. Naghahanap ako ng trabaho kasi, sir,
yung apo ko humingi sa akin ng laptop, kaya naghanap ako ng trabaho. Laptop? Umuwi. Opo, kasi ano na siya, senior high school na siya. Okay, sige po. It will... Okay, sige po. Usap tayo doon. May trabaho kayo? Wala po. Naghanap ng trabaho para makabili ka ng laptop? Opo. Ano pa po ang bibilin? Wala na po, yan na lang. Nakakahiya. Hindi, sige, okay lang po. Nay, nandito para na rin lang kayo. Para magkaroon sira ko sana ng cellphone kasi nahirapan gaya niya. Nangyari yung nangyari sa akin, wala akong makontak sa mga anak ko. Cellphone, okay. Sige po, laptop, cellphone, okay na po yun? O meron pa? Okay na po, sir. Okay, sige. Sherry, ba't kagantong ka sa ulo? Sige, usap kanila, Odette, kung tinan natin kung... Sige po, Nay. Pero siyempre, magpa-medical muna kayo. Opo. And then after sa medical, ito talaga yung video. And then, pag-usapan natin yung tungkol sa laptop at cellphone. Meron pa kayo dagdag? Ano ba, iPhone o ano? Kahit mamurahin lang, sir, basta magkaroon lang ako. Okay. Hindi, sigurado, may estudyante ka nag-aral? Opo. Grade 12 na po. Balit naman. Sige po, usap tayo doon.